Kristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Ang sabi po ni Kristo sa ating pong ebanghelyo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Si Kristo ang tinatawag nating ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Naparito si Kristo para tayo palayain sa ating mga pagkakasala. Pero karamihan sa atin, na dahil nga nasanay na tayo sa ginagawa natin, at itong mga ginagawa natin ay natutunan lang din natin sa mga nauna pa sa atin, kaya minsan nawawala tayo dun sa sense of sin. Yung mga kasalanan, pero dahil marami ang gumagawa nito, hindi na natin ito nararamdaman o sinasabing kasalanan. Kaya ngayon, muli ay inaanyayahan tayo ni Kristo na magbalik sa Kanya. Siya ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ngayon, tayo po ay pakiramdam ng iba, tayo po ay hindi malaya. Kasi limitado ang ating kilos, may oras lang kung kailan tayo lalabas. Hindi rin tayo malaya kasi kung ano lang ang nandyan, yun lang yung ating pwedeng kainin. Kaya pakiramdam natin, nakakulong tayo at gustong gusto nating makalaya. Kaya nga marami, kahit nasabihin may curfew, kahit sabihin wag lalabas, pilit pa rin lumalabas kasi gusto ngang gawin kung ano ang gusto nilang gawin. Ngayon, gusto ko pong pagnilayan natin itong bahagi na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ayaw natin marinig ang katotohanan kasi ang katotohanan kadalasan ay masakit pakinggan. Masakit marinig ang katotohanan. Kaya nga si Kristo, kahit na mamiligro ang kanyang buhay, kahit na pag-usapan siya, kahit na no, pagtangkaan siyang patayin, hindi siya nangingimi o hindi siya natatakot magsalita ng katotohanan kasi ito yung dapat. Ito yung mga dapat at totoo na kailangan marinig ng mga tao. Hindi para lang kunin yung kanilang no, yung simpatya, magsasabi siya ng hindi totoo, magsasabi siya ng magaganda kahit na no, para lang hindi siya pag-usapan, eh, hindi ganoon si Kristo. At ito yung paanyaya sa atin ni Kristo, ang mamuhay sa katotohanan. Ngayon, gusto ko ulit pagnilayan natin itong ating sitwasyon, itong ating enhanced community lockdown dahil sa COVID-19. Masakit tanggapin ang katotohanan. Ngayon, kung titingnan natin, sa COVID-19, pinagpantay-pantay tayong lahat. Kung hindi man, pinagpapantay-pantay tayo. Walang mahirap, walang mayaman pagdating sa COVID-19. At mahirap tanggapin sa isang taong medyo mataas ang pagtingin sa sarili o kaya yung pride. Mahirap pag hinarap mo na yung pride kasi bakit ako tatanggap ng naka-plastic na bigas? Ano ako, mahirap? Doon tayo, nagkakaroon na ng problema sa mga araw o mga panahong ito. Marami ang nagwawala, marami ang nagagalit kasi yung usual na pagkain nila na dati, no, steak o kung ano pa mang restaurant, ngayon, kung ano ang irasyon, kung ano ang ibigay ng gobyerno, kung ano ang laman ng box, yun ang kanilang kakainin. At mahirap yun para sa mga nasanay sa karangyaan, nasanay sa luho. No, na dati talagang, minsan nga, di ba, hindi inuubos yung pagkain eh. Kasi mabilis lang naman magbayad. Eh ngayon, kaya minsan may napapanood tayo sa Facebook na nagwawala kasi hindi nila maatim na ito yung plastic na ibibigay sa kanila. Noodles,
Can goods be gas? Hindi nila kaya yon. Masakit din yung katotohanan na ngayon, hindi ko alam, no, at hindi natin nilalahat, hindi ko alam kung yung bang ating mga government officials ay meron ng COVID, may virus na rin, kaya hindi natin nakikita, o sadyang natatakot lumabas para maglingkod sa bayan kasi natatakot mahawaan. Kaya yung mga hindi natin pinapansin dati, mga nasa mababang laylayan, sila ngayon yung humaharap sa mga pasyente at naglilingkod sa COVID, no? Sa mga pasyente ng COVID. Masakit din malaman na yung atin po mga ibinoto na dahil sa kanilang pangako na maglilingkod sila sa atin, na ngayon kinakailangan natin sila, wala din. Masakit yon. Masakit din, no, natanggapin na sa panahong ito, may nakakagawa pa ng korupsyon. Kasi, sabi, bibigyan na ng ayuda ang mga higit na nangangailangan, pero bago dumating sa kanila, kapiranggot na lang. Kasi yung original amount na ibibigay, dadaan sa kung ilang tao bago makarating doon sa kanilang nasasakupan, gutom na. Namamatay na sa gutom. Pag dumating pa, parang napaka nakakaawa naman at may utang na loob pa sa kanilang tatanggapin. Masakit na katotohanan. Diba? Kaya, mauwi pa rin tayo talaga doon sa ang totoong dapat nating balingan, ang totoong dapat nating puntahan, kapitan, at pagtiwalaan ay si Kristo. Dahil si Kristo ang katotohanan na hindi mananakit sa atin. Si Kristo ang totoong katotohanan na nangangakong hindi tayo pababayaan. Amen.